perfect combo talaga ang mangga at sago. Isa sa pinakapaborito kong dessert. Madaling gawin, hindi komplikado, at madaling ibenta kung gawing negosyo. Kaya hindi ko talaga to iwawala sa listahan saan mang sulok ako makarating, Pinas man or abroad. Ito talaga ang winner na madali ang dessert ko at pwede kong ibenta kahit kanino at hindi ka talaga mapahiya. May apat ako na mangga dito. Hiwain lang natin into cubes. Piliin nyo yung mangga na sobrang hinog pero still firm at sobrang tamis para maganda ang kinalabasan ng inyong sagot mangga. Pwede rin nating haluan ng overripe na mangga para magdagdag ng texture at creaminess sa ating cream mamaya. Gagawa lang tayo muna ng jelly. Meron na tayong instruction dito kung paano natin gawin. Susundan lang natin pero nireduce ko po ang water dahil gusto ko talaga yung firm na firm. 3 basong water lang po ang nilagay ko. 2 plain water and 1 glass of fresh milk or iba para po ma-achieve natin ang color white na jelly. Pero kung ayaw nyo naman transparent lang, 3 cup of water, pwede na po yun para firm na firm talaga yung jelly ninyo. Palamigin lang natin sa ref hanggat tumigas. While waiting sa ating jelly, gagawa na rin tayo ng sago sa pinakuluang tubig. Unti-unti nating ibuhos ang ating maliliit na sago at hahaluin natin para hindi magkadikit-dikit. Maliit lamang po ang pinipili ko pero depende yan sa mga preference ninyo na size ng sago. Ang kainaman kasi sa maliit, 10 minutes meron ka ng lutong sago. Pagkatapos maluto, hugasan lang natin para hindi po malabsa ang ating sago. Pagkatapos nating hugasan, patuloyin natin para ma-drain ang excess water. Pagkatapos ma-drain ang excess water, lagyan natin ng konting asukal para po hindi magdikit-dikit ang ating mga sago. Or kung may arnibal kayo, arnibal po ang ilalagay ninyo. Kaso, ang arnibal kasi ay dark, mag-iba din ang kulay ng ating mangga at sago. So, stick tayo sa white sugar kung gusto ninyo. Pero depende po yan sa inyo. Pagkatapos nyan, maghahalo na tayo. Meron tayong all-purpose cream. Kahit anong klaseng brand, walang problema. Naglagay din ako ng heavy cream or whipping cream po ang ginagamit ko this time. Haluin lang natin hanggat sa mag-corporate po yung ating whipping cream at all-purpose cream. Pwede itong ipadaan sa mixer. Alam nyo ang method na ito. Maganda kasi pag wini-whisk natin ng bahagya ang ating whipping cream at saka all-purpose cream kasi hindi po magiging watery ang ating mangga at sago or kahit anong klaseng fruit salad. Pag nakaganito, kahit 1 week na po sa ref natin, still creamy pa rin. Bago tayo matapos, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Mag-comment na rin kayo para naman mag-grow ang ating channel at malalaman ko ang mga feedback nyo kung ano ang mga gusto ninyo sa ating mga video. Pagkatapos nating ma-whisk, ipaghalo-halo na natin ang ating mangga, sago, at yung jelly natin na kinayod ko into strips para may boko effect. Pero pwede pong pa-cubes lang din ang hiwa. Depende yan sa atin. Ako kasi medyo nag-inerty lang ako this time. At naglagay din ako ng fresh milk para naman hindi sobrang lapot. Paunti-unti lang ang lagay ko. Tinatansya ko lang po. Tansya-tansyahan lang dito. Wala talagang exact measurement dito. Ito po ang kagandahan sa paggawa ng mangga at sago. Basta, ang importante, creamy, masarap at hindi po malabnaw. Para sa sweetener natin, condensed milk po ang ginagamit ko. Others are using sugar. Pero mas mainam po ang condensed milk dahil may dagdag po na lasa ng gatas at paunti-unti lang ang lagay natin hanggat makuha natin ang saktong tamis na gusto natin. Pagkatapos nyan, pwede na nating ibaso para sa ating negosyo. Pagkatapos natin palamigin, of course, ang unang customer ay myself. Suggestion ko lang mga langga, bago nyo po ibibenta ang inyong mga paninda, tikman nyo per batch para talaga to ensure maganda ang quality at masarap yung ibibenta ninyo para kung may sakasakali mang palpak or kailangan baguhin or dagdagan, may chance pa kayo, hindi nyo pa naibenta para hindi kayo masiraan sa inyong mga customer. Yan lamang po. Ingat!